Hello guys, welcome back to our channel. My name is Angelo and for today's video, I'm going to share to you the things that we need to bring when you're embarking as a crew member in a cruise ship. Disclaimer lang po, ang mga sasabihin ko po sa video na to ay based lang po sa aking mga experience at it may vary to different seafarers kagaya ko. Okay, pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please hit the like and the subscribe button and click the notification bell para po updated kayo sa mga bago nating videos. Alright, so quick recap po kung napanood nyo po yung last video natin. Nasabi ko po doon na bumili ako ng camera na dadalhin ko po sa barko. Yes po, ang inyo pong kapitbahay ay isang seaman. So, I started working on board the ship po since 2016. Almost 7 years na po akong nababarko. So, yung mga i-share ko po sa mga videos na to ay based sa my experience ko at sa mga nakita ko na rin sa mga naging nakasama ko on board. Ayan, so let's go! Ano ba yung mga importanteng dapat natin dinadala when we are embarking on a cruise ship as a crew member? First of all, na dapat nating importanteng dinadala is ang ating mga documents. These are limited but not included to our travel documents like our passport, our seaman's book, and our certificates. Okay, itong mga certificates na to like our COP, yung mga BT, yung mga basic training or basic training refresher, ganyan, anti-piracy, security awareness, and etc. etc. Ano pa mga certificates na yan. Importante po na madala natin yan when we are embarking the ship. Saka isa pong tip, pag kayo po ay may dalang mga ganitong importanteng documents, wag nyo po itong ilalagay sa inyong check-in luggage. Make sure po na itong mga dokumentong dala natin, itong mga importanteng documents na to ay nakalagay po sa ating mga hand carry, sa ating backpack or sa ating mga sling bag na nakalagay sa harap para po wala tayong maging problema. Kasi po, kapag po nailagay natin sa ating check-in luggage ang ating mga travel documents, malaking problema po ito. Hindi po tayo matutuloy sumampan ng barko kasi aeroplano pa lang hindi na tayo nakakasakay. Importante po sa mga dinadala din nating documents is our medical. Ayan po, sa company kasi namin or sa agency namin, ina-arrange na po nila sa isang folder lahat ng mga kailanganan namin before mag-join, like yung mga certificates, yung mga medical, passport, ganyan, etc. Basta lahat ng mga kailanganin mo mag-join at saka kung kanino mo ibibigay yung mga documents na yon, ilalagay nila yun dun sa isang folder or sa isang envelope, tapos ibibigyan ka nila ng instruction. So mas madali. Hindi ko lang alam po, kagaya na sabi ko kanina, it may vary to different seafarers at saka sa mga iba't ibang company. So next po na importanteng dapat nating dinadala is yung mga essential clothings. Ayan, ano po yung mga essential clothings? Isa po dito is yung ating mga undergarments, yung mga underwear, yung mga sandals, ganyan, undershirt, socks. Importante po na marami tayong dalang mga ganito. Tip lang din po, hindi na rin natin kailangan magdala ng masyadong maraming mga pang-alis or mga pang-lakad. Sa barko kasi, maliit lang yung cabinet na pinoprovide ng company for a crew member. So kung marami tayong dala, magiging problema kung paano natin pagkakasyahin yung mga gamit dun sa loob ng cabinet. Kaya better, magdala lang tayo ng mga konting gamit. Plus, most of the time kasi, ang suot natin is uniform. So, hindi natin kailangan magdala ng masyadong maraming mga pangalis. Ayan, so, yun nga, importante na dapat marami tayong dala is yung mga medyas, yung mga underwear, yung mga undershirts like sandals, ganyan, or mga t-shirts, ganyan na pang loob. Isa rin po sa mga dapat dinadala natin na part ng ating clothing is yung ating sapatos na pangalis at saka tsinelas na pangalis. Okay na po kung magdadala tayo ng one pair each, o kaya isang pair ng sapatos, isang pair ng tsinelas para po pang shore leave or pang labas natin. Kasi hindi na po pinoprovide ng company. Ewan ko sa ibang company, pero sa amin kasi, hindi pinoprovide ng company yung sapatos na pangalis or yung panglabas. Kailangan po may dala tayo at least isang pares ng sapatos and one pair of slippers. Ayan. Importante po sa mga dapat natin consider when we are packing our things or yung mga dadal natin gamit is yung itinerary. If there's a way for us to know kung nasan po yung barko natin or ano yung biyahe niya during the duration of our contract, mas maganda kasi we can prepare. For example, we are going on a cold place like Alaska, ganyan. We should bring warm clothing, pero kung ang mga pupunta natin is yung mga
warm areas like Caribbean, Mexico, ganyan, better ang dala natin is mga t-shirt lang at mga shorts. Isa rin po na dapat natin consider pa magdadala tayo ng damit is yung season. Ayan, kung malamig po dun sa lugar na pupunta natin, syempre we need to bring na yung warm clothing. Pero kung medyo warm at medyo mainit, okay na yung mga sandals at mga t-shirt. Isa rin pong tip na i-share ko sa inyo is sa barko, you don't need to bring your bed sheet, you don't need to bring your pillowcase or yung mga kumot. Ewan ko, pero sa amin kasi, sa kampanya na pinagtatrabahuhan ko, pinoprovide na lahat nila yung mga bed sheet, pillowcase, ganyan, yung mga tuwalya. So, hindi mo na sila poproblemahin. Pero, kung prefer mo na magdala ng sarili mong mga bed sheet, sarili mong mga pillowcase, ganyan, tuwalya, para mas, ewan ko, mas feeling mahomey ka dun sa tinutulugan. Dito to yan. Bed. Okay lang naman yan, wala pong problema. Pero yun nga, kung ayaw natin dumami laman ng bagahe natin, is okay lang naman na hindi na tayo magdala. Another thing na dapat po nating, importanteng dinadala natin, is yung ating mga vitamins at essential medications. Lalo po kung meron tayong mga ginagamot na sakit. Ayun, though, kapag sumasampa kasi kami sa barko, pinafi-fill up kami nung parang medication or ano yun? A few moments later. Medication form or declaration, medical declaration, ganyan. Para isulat dun kung ano mga dala naming vitamins, mga dala naming mga medications, ganyan, lalo dun sa mga may sakit. Kasi ang purpose po nun ay, sa barko kasi meron po tayong tinatawag na random alcohol and drug test. At ginagawa po to every month. Ngayon, may mga kaso kasi na may mga crew members na hindi naman po nagda-drugs pero nagpa-positive sa drug test dahil din po sa mga dala nilang medications. Ngayon, kaya kailangan natin isang i-declare kasi para kung sakaling magkaroon man ng problem sa drug test at nag-positive tayo, meron tayong proof na dala natin tong certain gamot na ito at hindi tayo nagda-take ng mga illegal drugs. Another thing na dapat nating dinadala is yung ating mga toiletries. Though may mga company na pinoprovide naman yung mga sabon, ganyan, pinoprovide yung mga shampoo, ganyan, sabong panglaba. Kahit sa amin ganun din naman, pero ako kasi, as my personal preference, nagdadala ko ng sarili kong sabon, sarili kong shampoo, hindi sarili totoo yan. Toothbrush, panglaba. Bola lang yan. Kasi tayong mga Pilipino, di ba? May mga preference tayong amoy. So, kung hiyang ka na sa ganitong shampoo, sa ganitong sabon, kung gusto mo yung ganitong amoy ng detergent, ganitong amoy ng fabric conditioner, and everything, you can bring that. Tsaka sa barko po pala, meron tayong tinatawag na crew mart. Itong crew mart po na ito is yung parang mini grocery kung saan nandun po natin pwedeng bilhin yung mga essentials natin. Kagaya nga ng mga shampoo, ganyan, toothbrush and everything, toothpaste, napkin, meron din po doon, parinis sa sapatos, meron din po doon. At doon po, hindi namin kailangan mag-spend ng cash. Kasi po, ang ginagamit naming pangbayad sa crew mart is yung key card namin. Actually, sa guest, ganun din. Hindi sila gumagamit ng cash to purchase or to avail any services on board. Kasi yun nga yung key card na ginagamit to pay or to avail the services. Ayan. So, yung pera po ng guest, solely ginagamit lang nila yun pag lumalabas sila or kami din pag lumalabas or pang tips sa mga crew members. Okay, another thing po na importante nating dinadala is yung ating mga charger and important electronics. Ang suggestion ko po, kung magdadala po kayo ng charger, ang dalin po natin is yung universal charger. Papakita ko po sa inyo kung ano yung example ng universal charger na sinasabi ko. A few moments later. Ito po yung universal charger na dala ko on board. Ayan. Yan, may tape na siya kasi nilaro siya ni Miguel nung nakaraan ng anak ko. Pero working pa naman siya yon. Anong maganda sa pagdadala ng ganitong uri ng charger? Hindi lang po ito nakakatulong sa barko. Kung kayo po ay traveler, kung kayo po ay mahilig mag-hotels at magpunta sa iba-ibang lugar, malaking bagay na po na may dala kayong universal charger. Bakit? Kasi hindi po lahat ng saksakan sa mga pupuntahan nyo ay pare-parehas. Kaya maganda na may dala tayong ganito. Like for example, ito, hindi lang isang type ng saksakan ang meron siya. Meron siyang yung ganito, yung dalawahan, yan, yung parang dalawang ipin na ganyan. Tapos meron din tayong yung tatluhan, ayan, ganyan. Tapos meron ding yung dalawahan, ayan.
So kahit saan ka magpunta, hindi ka mawawalan ng saksakan. Ayan. Tapos, ang kagandahan pa dito, meron siyang apat na USB ports. So hindi mo na kailangan magdala ng maraming charger, USB cables na lang. Alam ko meron din types yung iba kagaya nito. Yun, so bukod pa doon, pag sinaksak mo siya, may pwede ka rin magsaksak pa dito sa likod, kaya marami talaga siyang use. Medyo pricey lang siya, pero kasi investment din kasi to. Kaya importante yung may dala tayong ganito. Isa po sa mga dinadala ko ding electronics kapag ako ay nag-join is yung mga shavers. Hindi na po kasi ako gumagamit ng mga conventional yung mga dating shaver na inaahit kasi nagkakaroon po ako ng allergic reaction. Hindi dito yan. So kung kaya naman po natin yan bumili, okay lang din naman po magdala ng mga electric shavers at allowed din naman po siya on board. Another thing na pwede nating dalhin on board is yung mga PS4, yan, Nintendo Switch, kung meron po tayo. Wala pong problema doon, allowed naman po siya dalhin on board. Kasi syempre nga naman, like for example, may 8 months yung contract, may time talaga nakaka-board at nakaka-homesick. So yung mga gadgets na to, pwede natin silang dalhin to ease the homesick or para maaliw tayo, para ma-divert yung attention natin, wala pong problema. And lastly, ito na po yung mga miscellaneous, yung mga optional na lang kung gusto po nating dalhin. Ako kasi for example, I bring my own nail cutter, hindi ko po alam sa inyo. Pero dun kasi may mga salon naman, kaso hindi siya open for crew, for guests lang siya. So, sino magugupit ng kumawala namang manicurist at nag-manicure at nag-pedicure doon? So, I bring my own nail cutter. Hindi lang yun, may dala din akong nipper, ganyan. Kasi minsan may mga dry skin sa gilid-gilid ng daliri, sa paa, ganyan. So, para hindi masakit. Mahirap kapag nasa ibang lugar ka at wala kang means para tanggalin yon. Kaya nagdadala ako ng sarili kong nail cutter. You can bring also your skincare, yung mga moisturizer, ganyan, mga lotions, etc. etc. Yung mga pampaarte natin sa mukha, wala pong problema doon. Pero kung hindi naman kayo maarte, okay lang din. Ako kasi kaya ako nagdadala ng mga sarili kong pang skincare. Kasi yung mga pang skincare na ginagamit ko ay wala dun sa ibang bansa. Plus, iba kasi yung mga binibentang pang skincare sa ibang bansa. Hindi kasi natin sila kagaya na gustong pumuti. Kaya yung mostly na meron dun is moisturizer. Bibihira yung mga may whitening. And last thing na optional yung gustong dalhin is yung mga snacks. Kung gusto nyo pong magdala ng mga snacks na nadali nyo sa barko, okay lang po yun. Kasi syempre, diba tayo, matagal tayong nasa barko, may mga pagkain tayong mamimiss, ganyan. So, syempre, okay lang naman nadali natin yon, walang problema doon. Though, sa ibang bansa kasi, may mga Filipino store na pwede natin pagbilan ng mga snacks dito sa Pilipinas, eh, medyo pricey siya. So, kung may certain food ka na talaga na gusto mong kinakain dito sa Pilipinas, basta hindi siya yung perishable, hindi yung madaling hindi nasisira, hindi nabubulok, ganyan, you can bring it together with you in your luggage. At saka yun nga, kagaya na sabi ko kanina, meron tayong mini crew mart sa loob ng barko. Meron kaming mini crew mart sa loob ng barko wherein you can purchase yung mga sabon, ganyan, yung mga snacks, kasama din yung mga snacks, chocolate, etc. etc. So yun. Okay, thank you so much for watching mga kapitbahay. Sana po may natutunan kayo sa video. Kung meron po kayong mga tanong o gustong idagdag sa video na to, please comment down below. And I will try my best to answer them as much as I can according to my experience. See you sa next video mga kapitbahay!